ganito pala gawin yan. Wala kaming ganito. Hi guys, welcome to another Right House TV Open House Tour. My name is Jello, your host every day, and this is House Tour number 43. Today we're gonna take a closer look at this brand new, cozy, and homey 3-story townhouse with attic in Santo Niño, Quezon City. This property has a 50 square meters of lot area, 172 square meters of floor area. We have a 3 bedrooms, 3 toilet and bath, and 2 car garage, and this also has an attic. Okay guys, so let's start the house tour dito sa ating 2 car garage. And kung makikita nyo, meron tayo ditong automatic na gate. So, kasyang-kasya dito ang dalawang SUV and yung ceiling natin. Kung makikita nyo, meron tayo dyang false ceiling sabay may PVC paneling dito sa gilid. Andito na rin yung pinaka-circuit breaker natin. And then, dito pala, kung mapansin nyo yung faucet ng ating garahe, dito may design na rin tayo dyan. Okay? So, ito yung ating pinaka-main door. Dito, meron tayo ditong fixed na window, and dito yung magiging inyong receiving area, pero mamaya na yan. Also, naglagay rin sila dito ng salamin. So, if ever na bago ka lumabas, pwede mo munang i-check yung sarili mo dito. Okay, so ito rin yung main door natin. High-end na rin tignan. Lever type na siya. And meron na rin siya dito ang silipan. And then, may dalawang awning window rin tayo dito. Okay, so napasok na tayo dito sa ating main door. Yan. Kung makikita niyo yung ating staircase, automatic na rin yung lighting niya dyan. Ito yung pinaka-sensor niya. Okay, pero mamaya na yan. Dito muna tayo. So, dito meron tayo dito built-in sink. And then, dito yung pinaka-airwell natin. And yung ating airwell lang. Wala dito yung fire escape. Nasa likod pa yung fire escape natin. Also, dito yung ating pinaka-storage area or pwede rin maging staff quarters. Ayan. So, meron tayo dito yung wood tile flooring design. Now, punta na tayo dito sa ating second floor. Sobrang ganda doon, sobrang homey ng feeling. Tara, samahan niyo ako. Yun oh, makakangas oh. Okay, so pagkakit mo dito sa napakaganda nating staircase, meron tayo dito ang tempered glass and then stainless steel yung pinaka handrails natin. So dito yung ating bedroom 1, pero mamaya na yan. Pagkakit mo, isasalubungin ka na itong L-shaped layout kitchen natin. Dito yung magiging spot ng inyong refrigerator. And then dito may single sink tayo. And then, may dumaan. Andiyan si Direk. Okay. Dito meron tayo itong gold na farmhouse kitchen faucet. Napakaganda. Also, maganda rin pala dito sa faucet natin. Ito, na-adjust. Sabay dito may pindutan. No? Ayun lang. Diba, angas kung maglilinis ka. Then dito, ever, para babuksan to. Meron rin dito ang bukasan. And then dito, meron rin, saan to? Okay. Ano to? Hindi gagana yan. Pag hindi naka-open yan. Ah, okay. So, okay. So, ito pala yung pinaka main switch. So, yan. Gumagana na. So, pag nakapatay yan, hindi gagana. Ganito pala gawin yan. Wala kaming ganito. So, napakaganda. Gold rin yung ginamit nila dito. So, ayan. Nalalakasan. Second floor tayo. Malakas pa rin yung tubig natin. Yan. Okay. Sabay, meron rin dito yung panlinis ng baso. So, yung mga tamad maglinis ng baso. Ayan. Nabiktima kami. Sumabog sa amin yung tubig ngayon. Kaya basang-basa kami. Okay? So, tara. And naglagay na rin sila dito ng mirror. So, mas nagmukhang maluwag yung kitchen natin dito. Also, meron na rin tayo dito provision if ever maglalagay ka ng under cabinet lighting. Okay? So, napakaganda na rin ng ating cupboards dyan. May natural wood finish tayo dyan. Meron na rin tayo dito shadow gap or may provision na rin siya if ever nalalagyan mo siya ng diffuse na LED strip. So, mas magiging maliwalas dito sa inyong kitchen, okay? Okay, so may mga pull-out drawer na rin tayo dito. And then, may included na rin na gas range, range hood. Sabay, dito ka magbubutas for your cooktop. So, yung ceiling rin natin dito, kung makikita nyo, may ano na rin tayo dyan, cove ceiling design, sabay may PVC paneling tayo. Okay, sa gitna ng kitchen natin yung living area and dining area. Sa gitna nito is merong powder room. Tignan nyo naman yung, di pala powder room, full toilet and bath pala to. Kung makikita nyo, hindi tinipid sa materials. Napakaganda ng stone cladding natin dito. And then may mirror, sabay ito yung pinaka shower set natin. Sabay meron na rin wall niche. Yung wall niche natin may ilaw na rin. Diba? Toilet natin, sabay yung ating pedestal sink. Ayan. Flooring natin is wood tile.
design. Now, welcome to your main living space. Okay, di ba? So, napaka cozy, napaka homey ng feeling dito. So, lahat ng side na to is nilagyan ng fluted wall panel. Ayan, napakaganda tignan. So, dito, meron ka ring, sliding door, napakalaki. And smoke na rin siya, so hindi rin ganun ka-harsh yung pasok ng sunlight dito sa ating main living space. Napakaluwag na rin ng ating balcony dito. Ito yung access natin sa ating fire escape. Meron na rin tayo lang frameless na tempered glass dito sa ating balcony. Also, isa sa nagandaan ako dito is yung provision nila hindi lang pang window type. Andiyan na rin yung pinaka-copper tube ng kanilang split type AC unit. So, hindi ganun kagulo, hindi masakit sa mata if ever na mag-split type ka dito sa iyong main living space. Okay? So, napakaganda rin ng ating ceiling. Meron tayo dyan cove ceiling design. Sabay may PVC paneling. Sabay dito may additional cove ceiling rin. Okay? Ito yung mga switch natin. Napakaganda. Dami na rin pin lights dyan. So, dito yung magiging position ng inyong dining table set. While dyan naman yung pinaka-sofa table ninyo. And then dito yung pinaka-media wall ninyo. So, yung flooring natin dito is wood tile design. Napaka-angas. Ang galing! Ang galing? Kaya magsalito. Ang galing! Okay? Okay, so dito naman is yung bedroom number 1. Pwede itong maging elderly room or guest bedroom. So dito, meron tayo ditong floor to ceiling na built-in wardrobe. Pero wala pa yung ano niya, yung pinaka... Tawag eh? Wala pa dito yung pinaka wooden panel niya. So hindi pa yan tapos. May provision na tayo dito para sa window type AC unit. Sabay may sliding window dito which opens up doon sa ating airwell. Sabay napakaangas rin. So mas na-maximize yung space. Imbis na yung typical na pinto, ilagyan nila dito ng barn type na door. Also, hindi ko rin pala nabanggit yung garahe natin, itong bedroom number 1, pati dito sa ating main living space, pati dun sa third floor natin, dun sa attic, tsaka sa master bedroom, meron tayo dito ang built-in na speakers dito sa ceiling natin. So, goods na goods, napakagandang additional dito sa property natin. Okay, so yung ceiling rin pala natin dyan is meron na rin cove ceiling design. Now, okay na tayo dun sa ating third floor. Tara! Ay ko! Pag-akyat mo dito sa third floor, ang una mong mapapansin talaga agad is yung ceiling natin dito. Kung mapapansin nyo, high ceiling tayo dito. Meron na rin tayo dyan cove ceiling design. And then may mga cove wood design na rin tayo dyan. Sabay, napakaganda rin ang modern ceiling lamp natin dyan. Okay! Now dito is yung ating bedroom number 2. Same dun sa baba, may barn door type tayo dito. So, ayan, sabay flooring natin is wood tile design. May floor to ceiling na tayo dyan ng built-in wardrobe. And then, sliding window which opens up sa ating... Ano sabi ko rin? Ha? Meron doon tayo dito ang sliding window which opens up sa ating airwell. And ayan, provision para sa ating AC unit na window type. Okay, so lahat pala ng bedrooms may speaker. Again, sabay yung ceiling natin is merong cove ceiling design. Okay, now dito. So dito may space rin kayo dito. So if ever, pwede mo itong gawing informal living area if ever. Or pwede mo rin itong gawing office area or gaming area. Depende sa inyo. And also, meron tayo dyang attic which is pupuntahan natin mamaya. Dito muna tayo sa ating master bedroom. Bago pala tayo pumunta sa master bedroom, dito may common toilet tayo. So, pwedeng gumamit dito is yung dun sa bedroom na sa likod. And then yung gagamit ng attic natin later. Okay? So, dito may full... So, dito meron tayo ditong full toilet and bath. Same design dun sa baba. Napakaganda na rin. May wall cladding tayo dito. May wood tile design. May mirror. Sabay yung flooring natin is wood tile na rin. Sabay may pedestal sink, toilet, and then yung wall niche natin dito. Okay, sabay may cove ceiling na rin dito sa dulo. Goods! Okay. Now, ito na talaga. Proceed na tayo sa ating master bedroom. Okay, so yung master bedroom natin comes with its own ensuite toilet and bath. Same design, may pedestal sink. Sabay yung toilet natin, sabay yung shower area.
May mirror na rin. Say hi, Jason. Hi. Sabay, ayan. May wall niche na rin tayo dito. Ito yung ating pinaka-master bedroom. May floor-to-ceiling na tayo dito na built-in wardrobe. Cove ceiling design sa ating ceiling. May provision if ever kung ano lalagay mo dyan. Pwedeng drop light. Pwede ring modern ceiling lamp. Sabay, may speaker na rin to. Lahat yan pwede mo i-connect sa Bluetooth. Okay? So, napaka-angas na rin yung ginawa nila dito. Yung pinaka magiging headboard natin is dito. Nilagay na rin nila ng fluted wall panel. Okay, sabay, meron ka rin dito ang sariling balcony. Ayan. Malapad na rin. Pwede ka dito mag vape if ever. Sabay, maski yung balcony natin, meron tayo dyan cove ceiling, sabay PVC paneling. Okay, ito yung pinaka-fire escape natin. Extended to hanggang sa taas and dun sa baba. So, if ever na magme-maintenance ka ng bubong, ito, pwedeng-pwede na. Okay. So, dito, meron na tayo dito ng provision para sa ating split type na AC unit. Diba? Angas. Pati dito sa likod, oh, makikita nyo sa likod ng headboard natin. May cove ceiling design tayo dyan, di ba? Nice! Sabay mga outlet natin. Ang dami na rin. 1, 2, 3, 4. Okay, so after no master bedroom natin, sa taas nito is merong attic. So actually, wala talaga sa plano yung attic na to. So since nasasayangan sila ng space, naglagay na sila ng bonus para sa inyo. Nilagay nila ng attic. Okay, so itong staircase natin na to, napaka-cute. Hati-hati siya. Paket ito sa ating attic. Tara, samahan niyo ako. Okay, so dito sa staircase natin, paket dito sa ating attic, dito lalagyan pa nila dito ng handrail para mas secured, pero hindi pa sila talaga tapos dito. Okay, so napaka-angas talaga ito. Ano natin dito, ceiling natin dito, di ba? Okay, so ito yung pinaka-attic natin. Ayan, maluwag. Medyo low ceiling lang, so pwedeng-pwede ito gawing gaming room, movie room, or pwede rin gawing gym siguro dito. Pwede ka rin yata siguro dito maglatag ng bilyar, no? Pwede rin, no? Okay, pwede ka rin dito mag-basketball, ha? Ay, hindi pwede. Okay, so dito sa ano natin, sa ating attic, ayan, maluwag na rin. Almost same size siya nung pinagsamang common toilet and bath, sabay yung ensuite toilet and bath, and yung master. Ganong kahaba yun. Sabay, may sarili rin siyang balcony. Actually, gabi na, pero maganda rin yung view dito. Medyo unobstructed yung pinaka-view dito kasi wala tayo makita eh, gabi. Okay, ayan yung ating... Ay, may nakikita pala. Ay, ang ganda. Kita sa camera. So, ito yung ating attic. So, medyo... Dito, medyo lubog dito sa bahay dyan, nakaangat. So, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin dito. Pero, napakagandang additional nito. Eh, napakaganda na sinama nila to. Okay? Okay, so sabay dito, meron rin tayo dito speaker. So lahat ng bedroom, pati yung garahe, tsaka dito sa attic is merong speaker dyan. Napakaganda ng tunog niya, pero hindi ko na-connect ngayon since hindi wala akong password. Pero nung pumunta ako dito, sobrang buong-buo yung sound nito. Parang ito yung naging subwoofer niya, yung buong kita. Okay? So now, I think tapos na tayo. I think let's do a recap. Okay, so let's do a recap. So meron tayo itong 50 square meters of flat area, 150 square meters of floor area, plus 22 square meters na attic. So all in all, meron tayo itong 172 square meters na floor area. So, meron tayo dito 3 bedrooms, sabay 3 toilet and bath, and 2 car garage. Sabay yung attic natin, pwede rin natin i-convert ito into a bedroom. Sabay meron rin maid's room. Also, meron natin tayo dito automatic na gate. Okay, yung location natin is flood-free area dito. Never dito mumaba. Also, yung street natin sa harap is pataas na rin siya. So flood-free na flood-free talaga tayo dito. Also, kung makikita nyo yung facade ng property natin, napakaganda, napaka-homey. Talagang mapapatingin ka eh. Mapapatingin ka ng ganun kapag napadaan ka sa harap. Okay, so meron tayo ditong 4 na unit, pero 3 lang yung for sale. Yung isa kasi titirahan ng pinaka-developer, pero hindi pa sila nakakapag-decide kung alin doon yung kukunin. Okay? Okay, so if you have any questions about this property, you can send us a message on our Facebook page at Right House TV or dito sa contact details namin, susulat ko dyan. Ayan, also don't forget to follow us on our social media accounts
at Instagram and TikTok at RightHouseTV_official. Also, kung nagustuhan mo yung video na to, please give us a like. Also, huwag mo rin kalimutan mag-comment and mag-subscribe. Malaking tulong yan para sa amin. Okay? So, I guess that's it. My name is Jello. Thank you for watching, and then see you on the next one. Bye-bye.